Hi, what's up, guys? What's up? Wait lang. May bago akong ano ngayon, bro. Kape. Nakakape ka ba? Actually, di ako nagkakape sa umaga. First time ko tong itry in such a long time. Magkape sa umaga? I've tried to drink coffee before. Oo, kape sa umaga. Actually, di talaga ako coffee drinker at all. Okay. Pero since may nag-look sa atin, shout out to Ana Francisco from Coffee Tea. Actually, pagpapag-giveaway rin sila. So they'll be sponsoring this episode as well. So thank you to Coffee Tea. Coffee Tea yata giving coffee. Away. Coffee Tea daw yung pronunciation. Eh bakit P? Di ko alam. Sabi niya Coffee Tea daw eh. Okay, so coffee. Yun na sabi niya. So they have hot and cold drinks, may coffee sila, may iced coffee sila, may hot coffee sila, meron rin silang hot choco ata, tapos may milk tea sila. And they will be giving away one milk tea and one hot coffee ata or iced coffee per winner. So there will be 10 winners of that. So 2 drinks okay. Per winner. Well, thank you so much, Anna, for that. Alam niyo naman na matik na may kape ako. Pag umaga kami nag-record, pag gabi, why not? Hininom natin. Pero pag umaga, usually kape. So, first time ko daw na mag-cold in the morning. So sana hindi sumakit-cham ko. Oo nga. Ang sarap, bro. Ano yung sa'yo? Hazelnut yung sa akin. Hazelnut. Sa akin, caramel macchiato. Okay. Thank you very much, Anna Francisco. Sobrang yes. Solid ah, sarap, sobrang solid. All right. Ito si Ana, parati daw nakikinig to. So, uy, salamat. So, ano yan? So Banyo much. Girl, Banyo girl pala. Oh, Banyo girl. Oh, so we're gonna enjoy your coffee for the rest of this episode. Okay, this is gonna be I don't know if it's gonna be a long one or a short one, but we have a lot of topics. Medyo marami rin namang topics on hand, but before that, bro, balita ko, fake analyst ka raw ah. O nga, parang nasa poll ako eh, na parang feeling analyst ba o fake analyst? Something feeling analyst or fake analyst, you decide. But although, Siya, ano tawag sa kanya? Sino ba yun? Hindi ko alam. But although, tama yung sinabi ni Paolo Ongchako, na which by the way, tawag mo dito, si Paolo kasi, si Miorme tawag namin dyan. Banyo boy yan since before. Si Paolo. Okay, so yung sinabi niya, yung kinomit niya, tuwang-tuwa ako. Lahat naman analyst eh. Sabi ko, oo nga no. Lahat naman analyst. Tapos sabi niya, lahat naman analyst eh. Paolo, Ongchako pala. Sorry, Ongchako. Lahat naman analyst eh. Konti lang ang binabayaran para maging analyst. Sabi ko, oo nga no. Tama ko siya nga dun. Naman, lahat nga naman tayo, tama lahat. Siya dun. Lahat ng basketball fan, analyst yan, lalo na pag may laro. Dapat ganito, yes, dapat ganito, ito dapat. Pero konti lang ang nababayaran. At isa kami doon, so pasensya na po. Tama naman kayo kung feeling analyst kami, pero kami nababayaran pagiging analyst. Kayo, wala kayong nagsasayang lang kayo ng oras dyan. Yung oras namin, ginagamit namin para kumita ng pera. Kayo, nagsasayang lang kayo ng oras dyan. So, pasensya na. I don't know what you wanna get out of that post, but oo, honestly, kami binabayaran. I think you're better off. I think you're better off using that time with something else. Ito lahat, itong kama na to, yung mga helmet na yan, yung closet, lahat ng laman ng closet na yan, itong condo na to, sa pagiging analyst ko nakuha lahat to. Kaya may bayad to. Okay ng feeling, basta bayad. Alam mo na, maalipin ang salapi tayo. Actually, marami kasi ako naloloko talaga. Lahat nung, ikaw, naloko mo MP Bill, kinuha ka. Ako, naloko ko NC, kinuha ako. Kinuha ako ng UAAP dati. Niloko ko din yung mga yan. Tapos itong pa, basta, niloko ko din tong susunod. Niloko lang natin lahat yan. Kaya tayo nandito sa ano na to. Sa spot na to. Pero actually, minsan nga, I don't even consider us analyst anymore. Mga wala. Chef tayo. Mahilig actually, tayo mag-hooking. Eh. Pero love ko yun si Chef. Ha? Saan nga ba si Chef? Sa UAP memes? Oh, sa UAP. Oh, love ko yun si Chef. Yung rinilis na yung mga dapat ilabas ng tayo, TV5 diba? Sa channel nila. Hindi, pero love ko si Chef. Si Chef, ano yan eh? Meron niyang toxic side si Chef eh.
Kasi meron, tumutoxic yan, pero oh. Ano siya, very... Actually majority toxic yung page niya eh. Oh, pero may in-between siya pare. That's off to you still, so, bro. Oh, meron again, siya. Meron. Again, guys, mapatoxic man yung page nyo, mapahindi toxic, do what you do, man. Like, honestly, kanya-kanyang trip yan. Sana mutual respect lang naman yung hinahanap natin. Oo naman, oo kasi naman, oo naman. Hindi naman natin binibring ay sabagay kasi hindi sikat yung ibang page na yun eh. Pero yung mga... Ang hirap pag hindi sumisikat eh, mahanap na sikat eh. Okay, anyway. Diba si Mams tinitira ninyo, sikat kasi. Okay, anyway. Ano ba nangyari kahapon? Teka lang. Sige, before you move on, shoutouts muna tayo. Batian portion. Okay. Happy first anniversary to Ram J and his wow, wife. Wow! Ani. Shoutout to JC Valeroso and the Hey Jays Band. Itong si JC, sinuot niya raw yung ating merch. Yung, nice! Yung cancel culture support. Oy, dun sa isang gig nila. So, thank you, bro. Thank you, bro. You can check them out on Spotify. They're on Spotify. Hey, Jays Band. SBC Basketball, Nico Santos from London. Fritz Gerald, who's also from the UK. Reco, he is the one though who gave you the recommendation for the Mike Bean interview on Spotify. Oy, sobrang solid niyan. Salamat talaga. Bro, I super love that. Sobrang dami ko natutunan doon. Sobrang dami. Dami, grabe. Ibang klase. It was definitely such an eye-opener for Mike. Galing mo dun, bro. Salamat talaga. Jeffrey Borlongan from Navotas. Godwin Alinsunurin. Oy, Godwin! Former player mo raw to, oh, Mike. Oh, Godwin. What's up, bro? What's say up? Hi daw to Coach Mikey. Oh, sabihin mo sa daddy mo, what's up din, ha? What's up, Godwin? Niloko ko lang yan. Mga batang yan. Okay. Coach to? Titan. Pare, Titan coach. Dati, bro. Titan coach. Daming dinaanan ng puta. Okay. Sila isa. James Iris Soriano. Andrew Rafael. Nico Arciaga. Sorry, pare. Nagpapabati ito nung ano eh. Nung Bako or game. Sorry na wala sa isip ko, bro. And ito, Nico, ito na talaga. Nico Arciaga from the Imus Bandera. Naknong puta. Imus Bandera. Si Enzo, Carl Ombus, and the Camellia Cerritos Davao Basketball Club. Isaac Realizan from Phoenix, Arizona. And si TJ Villarreal and his girlfriend Eunice. Si TJ daw, very avid fan. Minessi Johnny Eunice yesterday. So. Nice. Thank you so much, guys, again, for your support. Again, we really appreciate all that you've been... giving us the past mag-1 year na rin kami sa September, guys. So, yep. Also, there are, guys, yung nilabas ni Manila Kingpin na shorts, 11 na lang ang natitira. Napahapon niya lang linabas shoot, ah. Pare, wild 11 na lang. As in, yung ano yun, ah, siguro mga 200 pairs yun. 200 pairs, bro. Pero may mga pre-orders lang, dun. Pero still, meron, marami mga pre-orders. Oh, pero still, 11 na lang yung on-hand nila, guys. So if I were you, DM nyo na yung Manila Kingpin South kasi gusto na natin malaman at gusto na natin ubusin yun para makagawa na tayo. Maybe another design, I don't know, we'll see. Pero yep, once maubos to, pag nagpalit tayo ng design, bakit di nyo na mabili to? So might as well, mag-reach out na kayo sa community naman si ano nandun is Manila Kingpin. Okay, so please get your merch now, yung shorts. All right. Game. All right. Okay, let's go through the discussions about what happened yesterday. Mm-hmm. Okay, ano ba unahin natin dito? Yan na lang, in order na lang. Okay, in order na lang. Okay, so first of all, lifestyle, mounting lifestyle muna tayo. Yeah. Siyempre, dahil si Mikey anti-endorser na. But there's a new athlete in the roster of athletes ng ANTA and it's the beast Calvin Abueva. He joined ANTA yesterday lang ba? Yesterday. Bye. Yesterday lang. So yeah, I'll let you say it. Minessage ko siya actually. Welcome to the family. Welcome to the ANTA family. I'm very happy kasi nga ANTA has been very aggressive. Actually, nagulat ako na wala siyang shoe deal. Oh nga eh. Maybe, I thought he was... I think he was with Nike for a while. Oh, maybe it was because of the nung suspension and all that. Yeah, yeah. But sometimes kasi ganun ang nangyayari. But uh-oh, he has since
changed his reputation. He has since he cleaned. Tama ba yung? Oh my, cleaned, di ba? Tama. He has cleaned. He cleansed his aura of his, anything. Negative. Bad. Oh, yung basta naging sobrang bait na niya, sobrang hospitable na niya, sobrang accommodating na niya. And now he's getting a new shoe deal with Anta. Sobrang excited ko ako nung nakita ko, actually may message lang ako ni boss na parang check mo yung story ng Anta. Pagkita ko sabi, "Uy, puta si The Beast." Kumbaga, pare, Beast is different. Like, oo, Anton Asistio, Jerome Lastimosa, hindi ko nga alam ba't ako nandun eh. Ako, diba? But iba yung aura nung The Beast, pare. Ano yan eh? Kumbaga, nandun na yan sa top tier na yan eh. He is the biggest star Anta signed. For sure. Other than me. Pero like, ano talaga si The Beast? Joke lang, guys. Hindi, pero The Beast, pare. Sobrang saya ko. I'm super excited for an Anta event. Because that's another person na makakahalubilo natin, makakakwentuhan natin. So, I'm actually, looking forward. Calvin's such a joy to interact with off the court. Even before what happened before. Pare, one of the nicest guys. Mm. One of the nicest guys. You know what? I still believe. Talagang yung on-court attitude nila talaga. Oh, pare. To this day, I believe that their reputation overpowers reality. Si Calvin at saka si Terrence. Yes. Yung reputation nila overpowers their reality. Talagang sobrang bait ng dalawang yan. I believe sila yung pinaka misunderstood eh. Di ba? On the court, I'm saying on the court. Yeah. That kasi would be court, very true. Diba yun, eh? Pero on the kasi court dalawang yan. Ako personally talaga, si Terrence, bait yan, she's one of the nicest, one of the most generous guys you'll ever meet. Okay. Tsaka, ito a lot of people say na si Terrence, alam, di marunong tumingin sa pinanggalingan. But bro, to this day, he still connects with a lot of his high school teammates, a lot of the people who helped him before. Puta, isipin mo ako, pag nakikita niya ako sa labas, uy bro, sorry din yung nagawa niyo ni Mike. Puta kayo na, di ba? Sobrang bait yan si Terrence. And also Calvin. So I'm very happy for Calvin to, you know, join the Anta family. So sa lahat ng mga taong nagtatanong yung sa... Last na to, ha? Kasi marami pa rin nagtatanong. Bro, ang pogi nung suot mo kapon, ha? Di ba, bro? Ito guys, okay? Guys, shock the game. Ulit-ulitin ko, shock the game. Okay, ito na yan. Sinabi ko na sa Anta, I will embrace the shock the game line. Yes, may Klay Thompson, may Gordon Hayward. Sabi ko, lagi akong shock the game. Yun yung bibigay sa akin lagi. Bakit? Kasi I feel these are the papawis shoes. Kasi affordable siya. Sobrang sarap niya sa paa. Tapos sobrang kapit niya. So, how much is the shock the game again? Mga T5? 4-2 4-2 lang to, pare. Pare, ang sapatos ngayon, pag bumaba ka ng 5, sobrang swerte mo na. Yes. Sobrang swerte mo na. But, and yeah, for a colorway like that? Oh, solid to. Tapos meron ako nung neon green. Meron akong Arvin Santos dito. Wait, yeah. Oh, pakita mo na yan, pare. Arvin Santos. Arvin Santos. Pakita. Yung. Oh, Arvin Santos. Okay, oh, Arvin Santos, tsaka ito. Okay, ito yung bago kong dalawang papawis shoes ko. So I'm excited to use the other one then. So yun, shock the game! Para hindi na tayo magtanong ulit. Ang dami nag-message. Ano yung sapat sa shock the game? Okay, anyway, moving on. Sorry, again, congratulations, Kuya Calvin. Hope to see you. And also, the day he signs with Anta, nagwala siya sa Magnolia. So mamaya, pag-uusapan natin yun. Puta, that's 24-13, right, guys. Okay. Okay, next up. Very sad news for the national team because si Dave Ildefonso will not be able to join the national team in the Korea friendlies and maybe also for the upcoming window because of an ankle injury. And the sadder news is it's the our naturalized player, si Ange Kwame, went down with a meniscal sprain and a partial ACL tear. So that is going to take a while and he will also miss the upcoming UAP season because this will take, I mean, siguro mga 3 to 6 months to eh. Hindi, actually marami nagtatanong sa akin. Since partial tear lang, mas mabilis. You know what, in all honesty. Mas mabilis, yes. No, 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 but... no. Ang alam ko, hindi. Same lang?
From what I know, guys, ah, I mean, the doctors there, please change my, ano, change my, from what I know, na matagal ko nang, I've been dealing with knee injuries for a while. Kasi, partial man o full, bubuksan pa rin yan. At pag binuksan mo yan, aayusin mo pa din yung ligament. So, whether partial or full, basta binuksan mo yan, you will have to go through that process. So, if I'm not mistaken, guys, don't quote me on this, pero alalang-alala ko talaga na pag-usapan namin ng doktor, kasi Doc Eufemio, na talagang nag-handle lang lahat ng injury ko, yun yung lagi kong, to this day, yun ang naaalala ko, na partial man o full, pag binuksan yan at inayos yan, ganun din yan. So, I'm hoping na mali ako, ah. I'm hoping na mali ako. But I'm also prepared for the worst. And I feel bad, man, because nung nakita ko yun, talagang naano ko na parang, fuck, wag naman si Ange. Kasi sobrang... Yeah, because of all the people. Oh, pare, sobrang kumbaga, fight yan, sobrang... Kumbaga, sa national team, si Ange yung pinaka... indispensable. Kumbaga kasi wala siyang kapalit. Oo naman, oo naman. Diba? De, tsaka feeling ko siya din yung... In that sense, guys, ha? In that sense. Oo naman, oo. Wala tayong kapalit. We have to look for someone. But I messaged him. I was not expecting a reply kasi alam kong marami nang message siya. Mga Finland na yan eh. Pero I wasn't expecting a reply. Especially during these times na medyo alam mong down yung player. Hindi ako nag-expect ng reply. Kaya sinabi ko sa kanya na parang, Brad, parang I love you, bro. May kailangan ka, message mo lang ako, ganyan, ganyan. So, it sucks. Hopefully, we'll hear kumbaga news updates kung kailan i-operahan and all that. But it sucks, man. Not only for Gilas, but for the UAAP. Because we said it. We wanted them to come back and try to snatch that championship back. Diba? We wanted that competition. Nawala si SJ, nawala si Tyler, nawala si Mamu. Pati si Ange na wala. So, technically, what we were saying that the 2019 championship team, wala na talaga natira. Wala. Yun, di ba? He is the last piece. Yeah. Man, that sucks, man. So, hopefully, you know, him and Isaac, I'm sure they've talked. I am sure they've talked. Oh, because they're the exact same situation. And I'm not gonna be surprised if they go through this process together. Kasi, pare, mas ano yun, mas nakaka-push pag may kaibigan ka na pareho ng mindset na someone going through the same thing. Oo, kumbaga, tara, punta na tayo sa ganyan, workout na tayo, puta masakit bro, di, kaya natin yan. Kumbaga, iba pag may kasama ka eh. Oo, pare. Actually, that was what was motivating me ako personally when I was rehabbing my knee with Samoro, yung six months tama, na yun, tama. Pare. You look forward to, you know, having friends there, seeing familiar faces all the time. And the PT staff also makes it easier for you. And what are the chances naman, di ba, na may kasabay kang ma-ACL, which is ilang percent lang naman na na-ACL, pare. Kahit sabihin natin, sobrang dami na namin na hindi ka na-ACL, kami na-ACL. Okay. Sobrang dami na namin na-ACL. Pero sobrang katiting lang yun sa lahat ng basketball player. And can you imagine, nagkasabay kayo, tapos nun, kaibigan mo pa, teammate mo dati. Like, ang sama nung nangyari. I'd rather not have that coincidence. Pero, looking on the bright side lang, at least may kasama ka. Kasi pare, that journey is lonely, bro. That journey is lonely as fuck, man. Like, parang, yung pain, yung ano, like, wala kang makausap. Diba? So, I'm happy, but I'm relieved somehow na they can go through that journey together. So, good luck to both of you, man. Pero si Dave, angke lang naman eh. I mean, obviously, you won't be able to play the friendlies, but gagaling lang din agad yan. So now that this has happened, a lot of people have been asking us, sino ang ipapalit kay Ange? So there have been... Wala na, Brownlee naman na talaga ako eh. Oo eh. And for those who have been suggesting na si Sistan or si Tautua, medyo malabo guys kasi the PBA season is ongoing. And wait, they for the World Cup? No. For these friendlies and for For friendlies, malabo. Friendlies, kukunin mo si Sistan. And then even for the upcoming window. It's not gonna happen. I don't think they will... The PBA will allow that. But the thing is, for now,
For the World Cup, that's a different story. No. I'm saying the Asian Cup. Yeah. Kasabay ba ng PBA yun? Oo. Hindi ba yun yung in-between? Hindi. Hindi. Okay, so kung kasabay, malabo yung... Oh, kung kasabay, malabo. I mean, correct kasi for wrong. Eh, pero bro, so wala tayong import? Wala. Ganun na nga yung mangyayari. Kasi hindi mo naman pwedeng, hindi naman maayos si Brownlee ng, in that short. Exactly. So wala nga tayo sa Asian Cup. Damn. Sakit that's how it looks right now. Unless kung off-season sana pwede. Oo. Oh, kung pero off-season pwede ka mag-ano. Season, eh. Oo, pwede sana. Pero damn, that sucks. But taking a page out of Mico Halili, unless a miracle of biblical proportions happen, we won't have an import for the near future. Damn, bro. And you know how long it takes to naturalize a player. Yeah. Damn, that sucks, man. Talaga nagpapatong-patong. Oh my God. But that, ako honestly, it sucks for Gilas, but that's the last in my worries with Ange. Kumbaga, I just want him to get back to playing because I know Ange, man. Like, his love for the game and his passion for the game. You know what was the first thing na inisip ko lang? Huwag lang sana nangyari sa Papawis. Sana nga. I hope it happens. Hindi naman daw. Confirmed. Hindi naman daw sa Papawis nangyari. Okay, pero yun yung good. Una kong inalam. Kasi ayaw nila i-reveal kung saan, di ba? Tsaka kailan. Yun yung una kong inalam. Tinext ko yung mga kailangan i-text. Please tell me hindi sa Papawis nangyari. Hindi naman daw. Because I know, Ange, na sa Papawis, go hard yan. Because that's his nature. Hindi yan magpepetics. And I respect that of him. But I was always like, chill, bro. Papawis, chill. So I'm very relieved also na hindi sa Papawis nangyari. Kasi mas masakit yun. But then I just want him to come back. I want him to be able to do what he loves the most. So we're rooting for Ange for sure. And Isaac. Yes. Yes, sir. All right. Next up, Mark Parks, the brother of Bobby Ray Parks, has now committed to the NU Bulldogs. Actually, Mark has already had a history with NU playing for their under 14 team back then. Pero bumalik lang siya ng US to finish his high school studies. So here he is back again. Gonna play for Coach Jeff Napa in season 86. Mayabang yan si Coach Jeff. Alam mo kung ano ginawa? Hayop na yan. Sined sa akin. Grabe naman, Coach Jeff. Pinakaba mo kami lahat kahapon. Yabang yan. Alam mo bakit? Sined sa akin yung video. Nag-workout si Parks. Si Mark Parks. Sabi niya, ano, magaling ba? Wow, tangin. Nasabi. Sabi niya, magaling Musa ba? Tingin Musa mo. Ba? Ganun din, bro. Kaliwete. Oh. Kaliwete din, bro. Tapos, parang, like, legit. From, kasi yung angle medyo malayo, eh. Talagang, Parks na Parks, bro. No joke. Nagdi-dribble, tapos biglang tapos yung tira rin niya, yung walang talon. Yung hindi jump shot, yung parang set shot na ganon. Parks na Parks, bro. Like, uncanny yung ano resemblance. And I was telling Coach Jeff na parang, wow, ah. Yabang mo na naman. May Parks ka. Kumbaga, he's not gonna play till 2023. Yeah. So, me and Coach Jeff were talking and we agreed na parang you make the most of this September season. Try to make it to the Final Four. Obviously, try to have a better finish. You train mo yung mga Malonzo. Sino yung shooter nila? Torres? Ay, Torres, FU pala yun. Si, si Raylan Torres. Tama. Torres din yun. So, pagalingin mo mga yon, syempre, nawala na sina Shanis. Ito naman yung mga papagaling mo, sina Felicilda, Steve Nash. Tapos biglang papasok tong Park sa 2023. Like, the program is obviously set. Ang tanong ko na lang dyan is, sino yung foreign athlete? Tsaka di ba may isang taon pa si JLC? May isa pa si JLC. Pero yun nga yung ultimate question ko. Sinong papalit kay Isa Gaye? Which, by the way, inabutan na lang ni Coach Jeff yun, ha? Hindi kay Coach Jeff yun. Ako kasi, pag may bagong coach na dumarating, excited ako sa season ng bagong coach, yung pangalawa o pangatlo. Hindi yung una. Kasi yung una, yun yung inabutan niya. Makikita mo yung galing ng isang coach, ng program ng isang coach, dun sa dadalhin niya. Yung magre-residency dun sa unang season niya o sa pangalawang season niya. Para sa third season niya, ito yung team ko na talaga.
hindi to yung team na inabutan ko lang. So, ito. And knowing Coach Jeff and the way he can, you know, he can spot talent and bring them in, lure them in. Na-excite ako sa NU talaga. And then this, secured ka 2023, may Parks ka. Kahit ano sabihin mo, bari, Parks yan. So, I'm sure nasabi na sa kanya ni Ray Ray yung mga kailangan niya malaman and all that. So, aabangan natin yan kung for sure, man, itong NU. Medyo nahirap pa lang sila nung second round, pero itong next season, naniniwala ako. Eh, merong flashes talaga of brilliance sa pinakita. Oh, and naman. I'm sure with the added time of preparation that Coach Jeff has on his hands right now, it's gonna be an even more dangerous team come season 8-5. Mapapalaban si Coach Jeff dyan. English yan, Coach Jeff, ha? So pang nag-crockies ka ngayon, English na tayo ngayon. Si Parks na yan. Uy, in fairness naman sa kanya, English yan mag-crockies. English yan. De, pero pagkausap po kasi, pareho kaming Kali eh, pag nag-uusap kami yan eh. De, pero pag kinlosap natin si Coach Jeff pa lang ngayon sa UAAP, talaga. Bro, English yan mag-crockies. English mag-crockies yan si Coach Jeff. Mal na mal kayo si Coach Jeff, no joke talaga. Tapos sa matindi dito, bro, ang nababalitaan ko, yung mga players ngayon at pumapasok sa whoever he is, hindi siya kilala as a player. Bro. Alala ko in-interview ko si Malonzo. Nung pumunta siya Northport. So sinabi ko, so Coach, how's Coach Jeff? And again, bro, I didn't know he used to play. Sabi ko, bro, he didn't just used to play. He used to fucking ball out. Legend yan sa NU. Legend yan sa UAAP. Nag-shooting daw sila ni Malone. So kinain daw siya ni Coach Jeff. Sabi ko, bro, Coach Jeff holds the most three-pointers in a game in the UAAP history. Exactly. Now that you've mentioned it, I wanna see a highlight clip of Coach Jeff on YouTube. Bro, wala. Mahaganap nga, ma'am. Wala. Hindi nabutan ni Coach Jeff yung YouTube. Pinabutan ni Coach Jeff yung mga Addict Mobile. Addict Mobile lang inabutan ni Coach Jeff. So, dapat meron na yun. I'm pretty sure sa tatring tingnan ko makahaw kayo kung mamaya. Baka lumabas dyan kay Coach Jeff, Chok Magazine. Baka nakaano pa yan. Pa-forma pa yan, Chok Magazine. Ito na naman si Coach Jeff. Hanapin na naman niyo ito. Magte-text na naman niyo. Ako na naman pinagtripan ninyo. Hindi, joke lang. Kasi si Mark Parks, malaking balita. So good luck to Coach Jeff and also to the NU Bulldogs. So nabaril na yung kwentuhan natin na baka kunin siya papuntang UST. Nabaril na. Wang bubu ng program. Medyo kinabahan ako doon nung sinabi niya sa'yo. Nabasa mo na ba? Hindi ko nababasa. Puta, search ako kagad. Finally, nahanap natin. Hindi, pero congratulations, Coach. Laki nang na-recruit mo dyan. Good luck to the NU Bulldogs. And this will only again... Ako kasi, pare, sa college basketball, gusto ko lumalakas yung mahina. Oo naman. Kasi everybody wants competitive field of competition. So I'm rooting because NU was 7th place nung pre-coach Jeff. The previous season before this one. Yeah, so I'm rooting. Obviously, NU is getting better. Coach Jeff and yung mga recruits niya. UST, there's a big chance that they will get better because of sana pumasok nga sina Boss AFC, sina SMC. And then, may balita pa sa UE na medyo magsha-shuffle pa sila. So, lalakas din yung UE. Nandun pa rin yung FU, yung Adamson, lalakas pa yan kasi si Coach Nash, 1 year under his belt kay na Jerome. And then, obviously, UP. Parang yung Ateneo pa nga yung hihina. Yeah, bro, but... Meron naman ata silang bagong import dun eh. Meron ng waiting in the wings na preview na namin sa Pretty Huge. Hype na nakita yan. Nakita mo na? Oo. Oh. Although he's still raw talent, obviously, just like ganun din naman si Ange pagdating eh. Yeah. So, I won't be surprised if he becomes the monster that Ange is. Sa bagay, no? Oh, so, lalakas nga lahat, no? Tsaka yung bago nila, di ba si Ange noong una wala naman shooting? Ngayon wala. Shooting. Ito meron eh. Wala. Talaga, I really love how all the teams are getting stronger. Kasi sobrang saya niyan pagdating ng UAAP. Alright. Okay. Next up, finally,
Ito nga yung sinasabi natin na Abu Tratter has made the decision to, I believe he's left his agency. He has confirmed. Okay, that's good. To finally lock up a deal with Converge, and his contract will last until the remainder of this current PBA season. For the season, not conference, season. This 2022-2023 season. So, confirmed. Confirmed. That is what Boss Matthew Lee and the rest of Tiebreaker Times wrote on the article. Oh, kasi sinulat nila eh. So, pag si Boss Matt Lee ang nagsulat. Oh, totoo naman. Totoo na yan. Tiwala ako dyan. Yan ang matinding source eh. So, with that, walang Billy Gopher. Wala. I'm guessing because he signed for the rest of the season. Kasi kung for the remainder of the conference. Kasi si Kiefer noon, Kiefer was trying for a conference kasi alam mong babalik siyang bilig. So ito, wala talagang bilig. Wala. I don't think so. Alam mo, honestly. And if ever meron, wala sigurong kasiguraduhan or siguro hindi masyadong lucrative as... Wala namang hindi lucrative doon. Gagawin kang Asian import, hindi lucrative, imposible, walang lucrative. Pero siguro... Ito lang yan, bro. Ito lang yan. I will never blame the players. Yeah, of because course. Because these players are just looking for the best possible. No, but I think if ever there was, I think Abu just wasn't fond of the... Maybe siguro natingin niya na wala siguro sa magiging playing time. So sabi, No. I don't believe that bullshit. Ito yan. Kaya, I really love this new agent rule ng PBA. Kumuha ka ng agent dito. Kasi, yung players na yan, they're only looking out for their future and their careers and saan sila pinaka-okay. But these agents from the outside, you don't know what they're feeding these players. Kasi they're feeding these players, I don't know, empty lies? I don't know, kaya kitang dalhin sa bilig. Tapos biglang wala pala. Yun yung sinasabi ko. Tsaka we said it in previous episodes na kung hindi yan mga Pinoy, they won't naturally look out for kung for ano you. Talaga yung best for you. Titignan lang nila. Kasi obviously, if you're Pinoy, you will look out for your own. Hindi yung kung saan ka lang pinakakikita. Kung saan din sila kikita. Ako, ito yan. I refuse to believe that this was Mavs or Tratter's fault. I sincerely believe that they were fed empty lies. Yeah. Na, medyo na brainwashed. Bakit? Lang siguro. Isa agent eh. Tyrus Hill. Tyrus Hill din. Mav. Tapos itong si Tratter. Matindi doon. Pati si Mikey. Yung apat na yun. Same pa rin yun? Isa agency. Ngayon, babalik na rin si Mikey. Actually, hindi. Medyo. Hindi, papag-usapan natin mamaya. Medyo nangangatog na naman eh. Pero still, itong tatlong to, the moment they let go of the agency, biglang nakapirma sa PBA agad. Tapos, yung tatlong to din, well, I don't know about Tyrus, pero yung dalawang nahuli sa Converge, meron pang talks of playing overseas. Ano nangyari? Ano nangyari? Wala. Mga. Umuwi din. Nandito din sila. So I don't blame the players because the players, pag finid mo naman talaga yan ng, bro, kaya kitang dalhin sa bilig. Sige. Paano yan? Ganito yan. Tapos ano nangyari sa dulo? Wala din. So ako talaga naniniwala ako. Kumuha kayo ng agent dito. Kasi hindi kayo tatarantaduhin ng mga agent dito. Hindi talaga. And at the end of the day, ang agent, marunong dapat makisama sa mga tao, sa mga governor, owner, coaches, kasi yung agent na yan ang nagre-represent sa'yo. So kung yung agent mo, aloof, yung agent mo, hindi nakikisama, ano ka dun? Kumbaga, he's a representation of you. So yeah, he is sort of an extension of yourself. So the way Danny Espiritu, PJ Pilares, Ed Mangahas, Boss Marvin, the way they carry themselves when they go to different teams, you need that. Because ang mangyayari sa'yo is, kunyari may team, hindi ka kilala. Pero, sige, bata ni Boss Danny yan eh. Alam na nila na, Boss Danny, maayos sa tao yan.
magiging maayos to. Eh kung sino agency niyan? Hindi ko alam yung nandun. Yung agency na hindi nakapirma si Mav, hindi nakapirma si Tyrus, hindi nakapirma si Abu hanggat pinakawalan nila. Yan yung sunod niya. Ay, mukhang sakit sa ulo yan. Representation mo nga yun eh. So ba't ka kukuha ng malayo dito? Kumuha ka ng respetado dito. Diba? Again, I don't blame the players talaga. The players, if you feed them, kahit ako, sabihan mo ko, kaya kitang dalhin sa B-League. Kunyari lang, gusto ko pa mag-basketball. O sige. Hindi, bro, kaya kitang dalhin sa B-League as commentator, laki ng bayad sa'yo. Mapaniwala ako. But then, yun nga, katiwa-tiwala ba yung kausap ko? Eh, kung di ko naman kilala, wag na lang. Diba? So I'm just really happy that the saga is over for these two. And they can go back to playing basketball here in the PBA. But then again, now that we're talking about the Abu situation, how will Abu now fit in to the rotation of the Converge Fiber Xers? Because obviously, seeing them in their games this conference, Coach Jeff has been really comfortable rotating Jay Ombohot and Justin Arana along with si Taha. Tsaka si Ben Adamos. Hindi si Taha. Si Adamos pala. Taha, diba? Si Adamos. Sorry, si Adamos pala. Yeah, my bad. Yeah, yun yung sinasabi natin na baka wala kang uwian. Kasi ang ganda ng nilalaro ng dalawa. Pagpasok pa lang nila sa draft, third and fourth pick, medyo nararamdaman mo na mukhang yan na yun. Tapos ang ganda pa ng pinakita. Sana kung struggling. So ang tanong dyan is, will Converge trade? Looking at their lineup. Sige, if we can find something in their lineup na medyo may butas sila na pwede mo ngayong i-trade for Trotter. We're just thinking out loud, guys. Ha? Yeah. Ano lang to? Iniisip someone suggested lang, from the community that sa Northport, di ba? The Northport, because Northport is obviously lacking with bigs. Ang mga bigs nila, Chris Javier, Jerby Cruz. I don't think Chris tama has a yan. Trade yet. Kumbaga, Northport will say yes to this, but who will they trade for? Who will him be for in return? Yeah. Wala well, eh. Parang wala. Parang wala eh, no? Wala so, kailangan I mean, eh. And it's pretty, medyo mahirap rin to trade Abu for just draft picks. Ako, sorry. Honestly kasi, sometimes, the more talent you have is not gonna be beneficial. Yeah, sometimes it's gonna be a problem. Oh, it's even not gonna always gonna be a good problem. Oh, sometimes, sakit lang talaga sa ulo yan. Oh, especially kung okay naman talaga na yung current rotation mo. Si Mav kasi, okay kasi, medyo kailangan nila ng veteran presence talaga sa loob. Yes, yes. Yung Arana at saka Ambohot, I will build around those two na. So if you look at Northport, who is in dire need of a big man, wala akong makita sa Northport na sabihin mong kailangan ng Converge. Kasi at this point, pare, sa totoo lang, walang kailangan ng Converge. Ang kailangan lang nila is experience. And that will happen over time, laro lang na laro. More reps so, playing with each other. Ako, payag ako for picks eh. Kahit 2 picks siguro. Kumbaga, wag, hindi ko naguguluhin yung... Oh, kasi kung kasi may kapalit really, pa, guguluhin ko. Ah, medyo mahirap. Exactly. So, if they really want to stick with that roster, then picks maybe picks is the right way to go. Kasi ka sa picks, kasi, at least. Obviously, you're already looking at the future by drafting these guys, Arana and Mohot. Tapos, nasa inyo pa yung mga bata, Ilagan, Bulanadi, Morel. Yeah. So, obviously, future na talagang tingin ang Converge. And right now, they're 1-2. But, alam natin yung 2 losses na yon, di kita yon. Laban sila. Di sila, wala silang tabak naman talaga. I don't know. Wala, di ba? Wala. That rain or shine game token was close. Nanakaw lang. Yes. Yung rain or shine, panalo sila sa rain or shine. Yun ba yun? Hindi, talo sila nun. Talo sila nun. May panalo yun sila sa... Sino they won na? Over... Ito yung RK Ilagan show eh. Yung nag-overtime. Yung overtime. Magnolia. Okay. Magnolia. So, lahat ng game na yun, dikitan. So, ako lang, ito na eh. Ang mangyayari dyan is, pag kinip mo si Abu, magugulo yung rotation mo.
pag tinrade mo si Abu, bro, yung value ni Abu is good for a guy that you can use. Hindi naman bangko si Abu, nakukunin mo bangko din. Abu had a very great season last year. Ang makukuha mo kay Abu is magaling din. So, ganun din yung problem mo. Paano ko ngayon ipapasok to? Eh, okay naman yung team ko, yung rotation ko. So, sa akin, if you get a pick, medyo makaka-regroup ka niyan. Hindi ka magugulo ngayon. For the time being, itutuloy mo tong season na to na binibuild mo to. And then, when the draft comes, makikita mo ngayon yung butas mo. Kasi nakita mo na ngayon, in 3 games, hindi pa nakikita yung butas mo. Yung pa nakikita. Ako ngayon, di ko alam kung ano yung butas nila kasi okay naman sila eh. So ako, I would trade for picks. Tsaka if they trade. Yeah. Tsaka comparing, I don't think it's fair to compare this to the Mavs situation because this timing of Abu signing ngayon, medyo malabo na kasi yun nga, there were games already under the belt. Mav was able to play that second game against game, Magnolia. And second game siya. Oh, basta yung game against Magnolia where he played a good game. So, and pinakita niya doon na he can really contribute to this rotation. May spot siya sa rotation. Kasi, nagsistruggle sila noon eh. Di ba sinabi ni Coach Jeff? Sabi ni Coach Jeff, actually, ayokong gamitin eh. Okay. Eh, nakita niya, wala talaga tayong veterano sa loob na sa labas. Na parang stabilizer, no? Oo. So, sige, pasok ka Mav. O, napakita ni Mav na kaya ko. Sige, okay. Eh, problema, Arana tsaka ang Bohot, bro. Maganda pareho nilalaro eh. Pati si Ben. Para sa akin, yung Arana, ang Bohot, Adamos, yan yung talagang stable future mo eh. Mm-hmm. So, kahit nagkakamali pa yung mga yan, puta, iwan mo yung mga yan dyan. Kasi, paano mag-grow? Pero yun nga ang mahirap dun eh. Hindi pa nagkakalat. So, mas lalong hindi mo guguluhin yung rotation mo. Buti kung nagsastruggle, hindi maka-adjust sa professional game yung dalawa. Eh, sobrang ganda na nilalaro. So ako, if they keep Abu, that's gonna be a problem. If they trade Abu for another rotation player, that could possibly be a problem. If they trade Abu for picks, they can regroup, study, check the rotation, and then get someone in the draft. And plus, hindi mo alam sino magpapadraft next year. Yup. Malay mo. Next year looks to be a very deep draft. Kumbaga kasi, ang akin ngayon, Converge is not desperate for someone right now. They're not. Because right now, they are really looking to build on this roster. Oh, unlike si... Decidido sila. Unlike si Northport, okay tayo, pero medyo... May butas, obviously. May butas talaga. So pwede natin i-trade muna yung picks natin ngayon. Kuha tayo ng sentro ngayon kasi kailangan natin ng sentro eh. In which okay si Abu, bro. Pero wala ka namang Arana or Ambohot eh, yung Northport eh. So kukunin mo si Abu. So I think for both teams panalo kung Abu for picks. I forget who suggested that in the community but good suggestion, bro. Oh, good suggestion. Pero for me hindi player dapat. Picks dapat. Oh, picks talaga. Future. Yeah. Okay. Picks. Okay. All right, next up, it's we're gonna talk about the Mikey Williams saga. Patapos, no? Akala ko tapos. Everybody thought it was gonna be finished already yesterday. Okay. He was already bound to board bound, the plane. Yun yung bound. Hindi na naman sumakay. Pero yun nga, di na naman sumakay, missed his flight. This was already a ticket na binayaran. I think this was the second flight. Yeah. That he missed, na bayad ng talk in texto, didn't have to shell out of his pocket anymore to come here. And yeah, balibalita galing kay Boss Homer Sison na maybe there is a chance that TNT will pull the offer. O kasi, sinabi na ng TNT, kung pupunta ka dito... If you're gonna treat us like shit. Oh, hindi. Tsaka kung pupunta ka dito, ikaw na magbayad. Oh, kasi putang ina. Bro, magkano ang ticket ngayon galing sa States? Lalo na ngayon, ang maganda nga yung pinoint out ni Boss Homer na this is parang, ano ba yung term na ginamit? Basta resurgence of travels, something like that. Oh, mahirap kasi maraming dadaanan eh. Oo. Pero pare, it's sad kasi, sorry ah, but we were, parang everyone was raving about Mikey's, not only his talent, but his attitude. Everybody was like, sobrang bait niyan. So, don't get...
Sorry guys ha, pero ang balita ko, madali daw kausap si Mikey. Yung agent. Well, that's yung agency not how it's looked. Hindi, yung agency na. Ayun, yun yung problema. Si Mikey daw, madali kausap. Daw! Yun ang narinig ko ha, from a reliable source. Pero ang sinasabi ni Boss Homer sa article niya Mikey. Is si Mikey ang problema. Again, representation nga ng player, yung agent. So kung magulo yung agent, natural lang iisipin mo magulo yung player. But kasi, they were pointing out na kahit yung agents ni Mikey, or at least his representation dun sa states na talking to, na talking to. Oo. Ah, hindi daw kasi hindi siya nagre-reply dun sa mismong reps niya dun sa US. Ah, kasi nga daw may kailangan pang ayusin and stuff lang, like that. Yun lang ang narinig ko na ang sabi, si Mikey daw, so baliktad, ang sabi sa akin, si Mikey maayos, yung agents ang hirap kausap. Sa'yo, yung agents, yeah. Si Mikey, I don't know, but at the end of the that's day. That's what I read in Boss Homer's article. Oh, kaya nga, at the end of the day, he needs to do something about it. It's either he fixes himself or he fixes his agent or he lets go of his agent. Eh, sa akin lang kasi, yung agency na yun, medyo may reputation na kung hawak nila si Tratter, tsaka si Mav, tsaka si Tyrus. So may bottom reputation line, na. Bottom line, he himself has to finish or do something about this. He has to do something about it. Kasi, sa akin kasi, wala pang reputation si Mikey sa akin. Ito yung una niya. In which people are still saying na, okay, madali kausap si Mikey. Mahirap lang kausap yung representation niya. Oh, tapos, yung representation niya, pag tinignan mo din yung brief history, ito, Mav. Tsaka si, ano, so medyo, sorry, pero mas maniniwala ako dun sa first time. That's true, na, yeah. Magulo. So, I don't know. Again, the saga continues. We have no idea what's going on. But at the end of the day, man, ano ba talaga? Kumbaga, kung again, give your team a chance to move on. Mm-hmm. Exactly. Give everybody a chance to move on because you've obviously put on a show in the short career that you've had here. So, I think you owe us an explanation, 'di ba? Lahat ng fans parang iniintay siya. Tayo. No, personally, exactly. So, this is something that we have to wait. Kailangan natin intayin to. And sorry to say this, bro, but we're talking about talk and text here. We're talking about one of the most prestigious, one of the most decorated franchises in the league. We're not talking about an expansion team. So, They're not used to this BS, pare. Maayos yan ito. Intex yan, bro. Flagship yan eh. Tsaka, bro, sila yung defending champions this conference. Tsaka, bro, Coach Chot Reyes, MVP. Like, this is the crown and jewel of the MVP group. Oo naman, bro. Kaya parang... Crown jewel pala. So parang ano nangyayari? Ba't ganun? So, ako, I don't know, but talk intex will not lose sleep. Once Mikey decides, ayoko nang bumalik. They're losing more sleep now. Yeah. Thinking, over the uncertainty. Babalik ba? Hindi. Minsan, so, humindi ka na lang na. Kasi mag humindi ka, makakatulog na sila. Paplanuin na nila yung future nila. Ngayon na hindi ka humihindi, hindi nila maplano kasi, paano kung bumalik si Mikey? Paano kung hindi na bumalik si Mikey? So, well, I don't know. Again, nandito lang tayo. Nakikipagkwentuhan lang tayo dito. Diba? Nagkukwentuhan lang tayo dito na maraming nakakarinig sa atin. Yun lang naman. Diba? So, bahala na. But, for me man, like, they need to really either, ako rin, kahit if I were talking text, nakalagay din, there's a chance that they pull out. I'm still waiting for that. Either Mikey says no, Mikey says yes, or talking text says, ay, final, pull out. Tapos na. Tapos, okay, bye-bye na. Stop. Wala na. Talks are done. Focus na tayo. Iniintay ko din yun. Kasi kung yun ang mangyari, okay, now what? Tingnan natin itong talk text. Makakompete ba ito nang wala si Mikey? Yun na tayo. Eh, pati tayo dito. Hindi natin alam. Ano pag-uusapan natin dito eh? Oo, mismo. Kasi wala eh. It's really, wala. Unless Mikey comes out with a statement na ganito ang mangyayari, tapos. Wala. Everything we can just assume. Oh, puro tayo. That assume. Is all. Wala, puro chismis, puro haka-haka na lang. So, please, Mikey, I hope
you come to your senses and just please finish all this talk and say really what is happening, what is gonna happen. Well, kasi may pinagdadaanan kasi nga namatayan. I understand that. I don't know. We'll not get you it. You also have... Yeah, we'll but you also have a certain responsibility. Yeah, okay. Oo naman, totoo naman. But that's a personal thing now. We'll just wait and see. Yeah. Kung ano mangyayari. But Token Techs won their last game, so... Yeah. Okay pa tayo. Alright. Alright. Okay. So, apparently, that meeting between MVP and RSA, si Idol Snow ang nagsabi na this could, the meeting was all about the transferring of the leadership of the SBP from MVP. May rumor MVP na ganun, di ba? To the SMC group. May rumor na ganun. Well, we talked about this before. Mm, yeah. That there are, kumbaga may benefits din kung lumipat. Meron, SMC. meron. Number one, nasa kanila lahat. Oh. Sa kanila lahat ng mga... I mean, they have hindi players, lahat. They have the coaches, yeah, they have, yeah. They have the money. I think proof of that is the past how many years sila talaga nag-dominate sa PBA. So I think that's enough proof to say that they're really at a point na talagang dominante sila. There was a time Talk and Text yung dominante. Alam mo, umiikot lang yan, gulong lang yan eh. Iikot. Mm-hmm. So ngayon na SMC na, it's the same thing. Kasi nung time na yon, it was the Talking Text dynasty. Yes. Kaya na-take over yung MVP. And that is also why Coach Chot was named the national coach. Ngayon, nagda-dynasty ang SMC. Well, hindi dynasty kasi nakakaisa-isa pa dito yung MVP. But still, like, majority, SMC. Oh, so, it's understandable. And I admire Boss MVP. I mean, hindi naman natin sure pa kung yun talaga. Chismis pa lang to. But I admire just the fact na nag-uusap sila. Yes. Kumbaga, they're planning to help each other make this the best team possible. So, yun pa lang, you have to respect na hindi siya gahaman sa power na hindi, ako, akin to. Hindi, usap tayo. Kasi alam niya, yun pa lang na nag-meeting sila. Ine-entertain na ni Boss MVP yung fact na kailangan kita para mapalakas natin tong team na to. Kasi alam niya na magaling ka din. Pareho tayong titan. Oo. At saka, bottom line, I think, you know, we're just united in the fact that being Filipinos, we're gonna host the biggest stage of basketball in the entire world in the 2023 World Cup. Ayaw natin mapahiya eh. Obviously, naman. We want to put out the best team possible. We want to give the best hosting possible. So I really respect and admire MVP in acknowledging the fact that we have to unite. Yeah. Na hindi to pataasan ng ihi. Hindi na. I lead the SBP. Mapapahiya tayo eh. Wala nang ganun. Oh, hindi na ganun. He's already acknowledging the fact na Pinoy tayo eh. Oh, tulungan tsaka, tayo. Tsaka, Pilipinas ang nakalagay, hindi naman mismo. MVP. Hindi naman MVP, hindi naman SMC. Hindi. Pilipinas. I would, tangina, ang saya ko. Yeah, this is the dream that we all have been waiting for. We did not expect this at this time. I would be so happy. We all thought na it was gonna happen. We never thought it was gonna happen in our lifetime, but thank you Lord na nangyari to. For the meantime, I would be so happy if I see Pilipinas Smart SMC San Miguel. I would be so happy kasi yun yung unity. Okay, I'm sorry, but I can finally use that word again, di ba? Yun yung unity na kailangan natin. Sorry ah guys, I don't mean anything. Alam niyo naman nakakamping ako eh, pero like yun yung unity. Yung dalawang yun. So, in basketball, those are the two titans. So, if they magsama sila, laban yun. Okay? So, yeah. With that, but, if the rumors were true, isipin ko lang, maraming process yan. Kung talagang lilipat yung buong SBP to SM, malahabang process yan. But thinking about it, parang feeling ko lang ah, magtulungan muna sila hanggang 2023. Mhm. And then tapos after saka sila maglipatan talaga. Saka tayo mag-transition.
Kasi yes, parang masyadong abrupt ko ngayon. Oo. Ang lapit na eh. Magtulungan muna tayo. Kumbaga, alam mo naman, di ba, kunyari, pag nag-change ng posisyon, di ba may transition period naman. Meron, hindi naman yan pwedeng basta opak. Oh, 2023. Oh, ito na. Ito na lahat ng trabaho sa'yo. Oh, kahit din naman ako SMC, sandali lang. Bibigay mo sa akin lahat eh. Ito na, malapit na. So, I think the best situation for all of us is transition. Oh, sama muna tayo. Oh, ito yung nangyayari, ganyan. Okay. Compete tayo together. 2023, let's send the best possible team. Laban, manalo matalo. Okay. Oh, transition na, sayo na. Okay, pick up sila ngayon, which they have time to prepare for the next one. So, ako ayoko lang masyado yung abrupt. But I still want changes. Pero with changes, I don't mean that drastic. Yes, siguro magpasok because ka ng coach ng ano. Siguro magpasok ka ng isang SMC coach o dalawang SMC coach. Oh. Di ba? Para magtulungan na sila, ayusin na natin yung sistema. So, kumbaga, slowly. Hindi naman yung totally pack. Lipat lahat. Oh, dali lang. Pati tayo magugulat nun. Oh, di. Tsaka kasi pag-change, ayaw mo naman yung you want the right kind of change. Oo naman. Kasi it can also be bad for us kung totally palit lang kagad. And I don't think SMC will put themselves in a situation na dali lang. Sandali lang. Parang, di ba? No. De, tsaka the fact that they had this meeting, I'm sure they tulungan all yan, realized tulungan yan. Kung tulungan. Ano yung mga naging mali natin in the past na kung bakit hindi gumagana ang mga things na ginagawa natin. So yeah. Oh, kaya naniniwala good ako ni. Are the only thing that will happen after that. Kaya naniniwala ako sometimes you need to sit back and take a step back. No, like as fans, you gotta sit back and just let them do their jobs. Because actually, wala naman tayong magagawa eh. Kahit magreklamo ka ng magreklamo diyan, wala kang magagawa. So might as well just sit back. Guys, yung nakita nilang talo yung Gilas bata natin. Nakita nilang talo yung Gilas seniors natin. Yung napanood mo, napanood din nila. Hindi panalo sa TV nila. Talo din. So, yung nakita ninyo, nakita din nila yun. So, pabayaan mo silang mag... Di ba? Nakita rin ni Boss MVP na natalo sa SEA Games. For the first time since 89. Oh, nakita din ni Boss RSA na natalo. So, ay ginagawa yung mga yan. Parang, kaya parang huwag yung sayangin yung oras ninyong malungkot, madismay. Like, syempre malulungkot tayo, pero huwag yung sayangin yung oras ninyong maging toxic. Kasi, they're doing their jobs. O, ngayon, nag-meeting na sila. O, see, diba? So, everything's good in the hood, guys. Diba? De, sabi ng mga tao, they're not doing their jobs because obviously we lost. Kayo na lang. sila pa rin eh. At kaya nyo ba mag-take over pag binigay sa inyo yung SBP ngayon? Kaya ninyo? Hindi rin naman eh. Pabayaan nyo sila. Until I myself can do the job, I will allow them to do their job. Because hindi ko kaya yung trabaho ngayon eh. Oh, sige, so kayo gumawa ng trabaho ngayon. You're carrying the weight of a whole country. But yan nga, di ba? Naglunok ka na ng pride. That's the first step in the right direction. That's the first step. And nothing but exciting things ahead for Gila. So relax, guys. Relax. The transition will happen. If not man totally mapunta sa SMC, at least yung transition na magsasama-sama na tayo. Mm-hmm. Okay. Okay. All right. Moving on to the PBA games yesterday. These were actually both exciting games. I was able to catch the second game. But itong sayang hindi ko na panood itong first game because it naglaro went down the wire. Eh. Tsaka naglaro tayo. Ito yung Magnolian. Leading the whole time Northport. Oo. Northport was in control of the game almost majority of the match. But Magnolia was able to pull through in the end. Rome De La Rosa was able to hit the go-ahead three-pointer in the last few seconds of the match. And ito na nga yung sinasabi mo. Calvin Abueva wearing his playing in his first game with an Anta shoe, scores 23 points and grabs 12 rebounds, 9 out of 14 from the field. For the Culturians, si Kuya Beast.
this game was so crucial. Because can you imagine Magnolia going down 0-3? Yeah. And then when was the last time? Oh, but and then Northport 3-0. That would have been like, I'm sure Northport would love to get this one back. Kasi imagine mo 3-0 tayo, yung Magnolia 0-3. And for Magnolia naman, finally they get one. And knowing Magnolia, once they get one, alam naman natin yung Magnolia, medyo minamalas lang eh. Hindi naman yung lack of talent or lack of... Wala well, yan, minamalas lang yan. Only went down with an injury, Mark Baroka also. Kailangan lang nila makaisa. Kakabalik lang nila this game with a minutes restriction pa. And commending, we have to commend, obviously the Beast niya stepped up. And Gio Halalon, man, has been playing great basketball. Gio Halalon has been... We all know naman that Gio is very capable of that kind of role. He was that kind of guy with Arellano. It's just that may Mark Baroka ka dito eh. So, you know, he had no choice but to step back a bit. But he embraced that role of being that shock trooper off the bench, that spark plug. But we all knew that he could take over that point guard spot, that top point guard spot for Magnolia anytime that Baroka needs to take a step back. And, puta, inano niya, kumbaga... Pinick up na niya yung pieces na nawala si Mark, nawala si Paul. Tapos, nakakuha sila ng isa, nag-step up si Calvin and everyone else. Rome De La Rosa with a big shot. Ian. Which, by the way, is his only 3 points of the game, ha? Oo nga. So, babalik pa yung Paul, babalik pa yung Mark Baroka. I'm fine, man. I'm fine. But, and you don't want to go down 0-3. You don't want to go down 0-3. Of course, bro. And also, I think one guy we have to give props to was Ian Sanggalang. I read... played through dehydration. He experienced dehydration the day before and he had to have IV fluids before the game, still played through it. Always admirable to see guys like that play through these conditions because sabi niya, wala, 0-2 na kami. Kailangan na ako ng mga teammates ko. Ito. And the role players that Magnolia has, sobrang okay din. Sina Junicio, Jeric, Junicio, Jackson Corpus, di ba? Solid. Adrian Wong. They have a solid team out there, but we were just waiting. Rafi Rives at 44 years Rives old is still a factor on your team. Sa starter pa yan minsan eh. We were just waiting for them to break into the win column. Yeah. And then now that they have, tutuloy-tuloy na yan. Masyadong malakas yung Magnolia to fall into that slump for too long. Kaya nga kahapon, parang feeling mo, parang imposible 0-3. Diba? So, yeah. They got the win. So, moving but on Mike, from... But Mike, talking about Northport for just a bit, imagine nga ito, may butas nga sila sa gitna and they still kept toe-to-toe with Magnolia who obviously had Ian Sanggalang, they had Rafi Rives, a much taller frontline than what they have. But they still were in prime position to win this game. So, isipin mo na lang if they have a legit five. Oh, kasi you also can't just look at their... yung post presence, hindi lang yung post presence yung makikita, yung kailangan mong i-factor in. You also have to factor in the lack of a five meant Calvin Abueva being able to do what he does. Kasi yung matchup, titingnan mo kagad Ian. Walang cinco yung Northport. So pepiesta si Ian. Oo. Ian had a decent game. I believe Ian 8 had points, a, yeah. Okay, decent game. But, yun yung agad titignan mo face value. But you also have to look at it in a way na, Calvin, knowing that there is no shot blocker other than Arwin Santos, na syempre, isa lang si Arwin. Iba pa din yung meron kang, si Arwin, magaling tumiming. Pero, hindi siya katangkaran. Mm-hmm. So iba pa din yung may June Mark ka, tapos may Arwin ka na hahabol sa likod or whatever. But I'm saying the lack of a center, medyo namumulat yung mata ng mga Calvin kasi Abueva. Walang intimidation factor Alvin Abueva talagang aatake yan. Si Arwin kasi, he's not the type of shot blocker na banggaan tayo. Hindi, aabangan kita really sa taas He's not good. Tsaka minsan sa likod niya yun na sa likod Athletic si Arwin eh. Yung shot blocking ability is athleticism. Pero yung haharang, wala sila noon. Walang haharang. So, yun yung,
Oo, oh, Ian, decent game. Pero yun yung lack of a 5. Calvin, puta, 24-13. Diba? Atake ng attack. Tapos 9 of 11 ba? 9 of 12? 9 of 12. 9 of so, 12. Obviously, hindi nagsettle. 9 of 14, sorry. Yeah. So, hindi siya nagsettle outside shots. Yeah, for anong sure. Anong ano niya? Anong... Gusto ko makita ano yung... Hindi ko ba nakikita yung box scores eh. Harapin ko. Gusto ko makita kung nagsettle siya sa labas. Kasi kung ganyang kaganda yung nilaro ni Calvin, baka hindi nagsettle sa labas to si Calvin. Oh, kasi the past few games... One of four siya sa labas. Oh, yun. Pero 8 of 10 sa loob. 8 of 10 sa loob, 4 of 5 sa free throw. 80%. Hindi pala, 23-12 pala. 23-12. Oh. Si Ian pa nga yung nag-struggle eh. 3 of 10. So... It's not just center to center. So, ganun din 'yan pag nakalaban mo yung mga sino ba next game nila. I think they're going up against San Miguel and Ginebra. Oh, let's say San obviously San Miguel Fajardo, pero yung mga CJ Perez. 'Di ba? Like okay, wala sa ilalim. Scotty Thompson, pagdating na Ginebra, Stan Hardinger. Yun yung it's not always the five. Eh. It's not always the post presence. Eh. It's the being able, your slashers can really attack kasi walang cinco. So, that's something they have to solve. Again, medyo mabigat yung, oh, as great as Malonzo is playing at the four spot. Hindi naman pwedeng forever yan. Oh, parang bro. Para sa akin lang naman, kaya lang naman finufor yan is because of the situation. Out of necessity. Yeah. Oo, wala na tayong choice. Pero if they had a choice, sana nga makuha nila si Tratter. Kasi si Tratter yung nakikita ko cinco na pwedeng iikot eh. Kasi right now, sa buong liga, sino may excess of bigs? Converge lang, di ba? Yeah. Now excess that they have Abu back. Oo, excess of bigs ang Converge. Eh. So if I were Northport, yun talaga yung tinitingnan ko. Kausapin nyo na si Boss Chito, salud. Si Coach Jeff. Kumbaga, yun ang excess of bigs. Kasi yung ibang teams, kung may excess of bigs man, hindi starter material. Si Abu has proven na starter material siya at the five spot eh. So, targetin niyo na sana si Abu Tratter. Okay. All right, moving on to the second game yesterday, Ginebra hacked out a 90-85 victory against the Rain or Shine Alasto Painters. Japheth Aguilar was player of the game, 23 points, 7 rebounds, 8 out of 12 from the field. I watched this game and Japheth was just really, whoa, shit. Okay. Nobody can stop me. Totoo. Tsaka nakita mo ba yung alley-oop nila? Oo, yung kaliwa. LA to Japheth. Tanginang yan. Yung... Akala ko pumasok lang yung tiran yung pasa ni LA. Pero inabot pala ni Japheth. Watching this with the game, left hand. Watching this game last night, you could see the my point of ang babata ng Rain or Shine. Mm-hmm. Para na namang monsters yung kalaban. Kasi, bro, sobra. Pare, mga, tapos itong mga to, honestly, napanood lang natin sa UAP to last year, the other year. Pero, lumaban yung. Bro, lumaban. I have to give props to them. Lumaban, bro. They really tried until the very end, hanggat sa naubos talaga yung oras. Big props to Mike Nieto, to guys like, Anton. Itong si Nick. So, Nick Demusis. Nick Demusis. Mamuyak, bro. Ang galing. Utang. Bro. Galing. Sobrang props rin talaga ni Mamu. He started this game and he was really deserving of that start. He showed it. Galing. Defense, offense. Galing. May isa siyang sequence na he had one steal, one block, and then finish on the other. Tapos si Shanden, okay din nilaro. And ito yung kahapon, hindi sila larong papogi. Hindi, bro. Kahapon, ito na talaga. They showed that, alam mo, PBA na tayo eh. Hindi na tayo pwede pakit-pakit na lang. Hindi pwede laban na to. And I love how they played yesterday. And I think Kuya Bo was a big factor in them changing their style of game. You could see yesterday that he was really heavily invested in really motivating his teammates na, uy, tara, laban tayo dito, laban tayo. Wala akong pake kung Ginebra to. Tayo dito. May talent sila. May talent sila. Again, they're young. So, this is a team for the future. For the future. They just really need to get better. They need to, you know, yung mentality ng professional athlete, makukuha rin nila yan over time, especially if you have a Gabe Norwood, Mark Borboran, and Bo Belga behind you. Ang ganda ng nilaro nila.
hindi lang nila nakuha because again, Monstars tong Hinebra. But I like what I saw last night compared to the previous two games yeah. nila. O yung yeah. huling game nila na natalo sila ng malaki sa Northport. Northport, yeah. Oh, so ito ang ganda ng nilaro nila. If ito yung nilaro nila nung Northport, baka may pag-asa sila nun. They need to bring this kind of game for the rest of the season. Well, easier said than done. Pero like, itong rain or shine kahapon, lalaban yan, bro. I'm really happy that these young players are having Chris Gavina as their head coach this early in their PBA careers. Ano si Coach Chris nung talagang passion? Passion, bro. No frills. Talagang just hard work. Galing. Nothing fancy. You know, just do the right thing on the court yeah. and I'll reward you for it. Okay yan. Kaya nga, nag-mix yung... Again, ito nga yung sinabi natin pre-season. How will they mix vets, young guys, and a young coach? If they find the right mix, which showed glimpses last night, okay, ito may aabutan tong team na to. So wala pa si Gabe kagabi. Wala pa si Gabe, wala pa si Ray. Si Ray rin, wala. So yeah. we're excited for this team. And, the number one thing na magandang nangyari sa Rain or Shine, they got rid of the distraction. And I don't mean this as a shot at JV, ah, but they got rid this of JV. This was good for both teams. For actually. Both teams. JV has moved on parties. To Phoenix, lalaro siya. They get a solid Nick DeMoses and Rain or Shine can move past it already. Ito yung hinahanap ng Talk and Text. Ito yung hinahanap ng Converge. Na, tara na. Move on na tayo. Ito yung iniintay ng Phoenix. When finally, mag-expire yung contract ni Matthew Wright, malalaman na natin, are you staying or are you leaving? Okay, let's move on. Ito yung nangyari sa NLEX na, okay, tapos na yung Kiefer Ravenna talks, we can focus na now. Yan yung nangyari sa Rain or Shine. Kaya maganda yung nilalaro nila. So, exciting yung team ng Rain or Shine. Okay. Okay. Yeah. There you have it, guys. Ano ngayon? Thursday? Okay, magkikita-kita pa tayo bukas. Yep. May PBA mamaya, guys. Ha? So, abangan natin yan. Manood tayo. Yes, sir. Alright, ikaw, MPBL, matagal pa. Ano? Saturday. Okay. I'll see you at Caloocan on Saturday. Okay. We'll see you, guys. Thank you again for all the support. Please join Hoops Hub on Viber and the Shoot First community on Facebook. We'll see you all tomorrow. The name is Mikey Reyes. This has been Javi Palanya. Take care of yourself. Take care of yourself. Peace and love! Ingat kayo, guys.